Hi guys, welcome to my ambulance. Take two. Hi guys, welcome to another vlog. So today, I'm on my way to Green Hills kasi pupunta tayo sa salon, Korean salon siya. And if hindi nyo pa na-notice guys, nagpagupit ako. Pinagupit ko siya ng straight, di ba yung hair ko last time, like parang medyo nandito na. So, pinakot ko siya ng short but not too short, lagpas shoulders siya. Gawa ko sa salon ngayon is ipapaperm ko yung hair ko, like yung Korean perm. Yung ang magiging itsura niya parang naka-blow dry lang siya, yung parang nakapaloob na gano'n. Yeah, pinakot ko siya ng short, pero yung package nila doon ng Korean perm, meron na siyang kasamang haircut. So, parang trim lang daw yon. So, ipapalayer ko na lang siguro sa kanila. Tapos, tsaka na nila ipaperm. So, ayan, nag-play safe lang ako sa pagpapakot ng hair ko. Kasi super gusto ko nang ikot yung hair ko, like noong January pa. Kaso, hindi ko magawa kasi I don't know if naniniwala kayo sa mga anything na parang astrology. Simula December to January 29 ba? Yun yung meron silang tinatawag ng Venus retrograde. Daw, pag Venus retrograde daw, wag mong i-change yung appearance mo, wag kang gagawa ng anything life-changing, ganun, like parang anything financial, ganun. So, sabi nila, kasi diba si Venus, siya daw yung goddess of beauty. Goddess of beauty, goddess of love. So, ayun. Just to be sure, hindi ko na lang ginawa. Hindi ako nagpa-cut nung January. Ngayon na lang, Feb na. Kaya, ayun, ang tatagalan yung haircut ko. Supposedly nung January. Kasi, new year, new hair, gano'n. So, yeah, ngayon, I'm on my way to Starbucks. Mag-aano muna ako. Mag-drive-thru muna ako ng coffee tsaka brunch. Kasi hindi pa ako nag-breakfast and lunch. So, it's 11:30, tapos yung appointment ko sa salon, 1 p.m. And very strict sila sa time. So, kung ano yung appointment mo, dapat punta ka ng ganung time. And 1 p.m. yung appointment ko, pero feel ko mas mapapaaga yung dating ko doon. So, okay lang. Mas okay na mas maaga kaysa late, diba? Kasi baka cancel yung appointment ko. Actually, guys, supposedly last week pa yung appointment ko. Nagpa-appointment ako last Thursday, and akala ko 1 p.m. yung appointment ko, as in sure na sure ako na 1 p.m. pero yun pala 11:30 a.m. tapos nung 11:30 a.m. na yun, paalis na ako ng bahay, paalis na ako ng condo, tapos nalaman ko na 11:30 pala yung appointment ko, as in hindi ko alam kung bakit 1 p.m. yung nasa isip ko. Ngayon sure na ako na 1 p.m. na talaga. Buti na lang, paalis pa lang ako nun sa condo. Like, nakaayos na ako in everything. As in, literal, naaalis na ako. Tapos nag-message yung salon na 11:30 nga daw yung appointment ko. By the way, guys, yung pangalan ng salon na pupuntahan natin is Chic Salon. Sa may Green Hills siya. And marami na nagpagawa doon ng mga other vloggers. Kaya nag-decide din ako na doon na lang ako magpa-Korean perm kasi nakita ko na yung works nila magaganda. Even yung nandun sa page nila, sa Instagram page nila, maganda yung mga before and after nila. Actually, i-check pa nga yung hair ko eh, kasi bleached yung hair ko. So, i-check pa nila yung condition ng hair ko kung carry siyang i-perm kasi syempre may chemicals na ilalagay. So, hopefully, ma-perm yung hair ko kasi sayang yung punta ko doon. Hi, one iced green tea latte, grande. Anything else? Can you change that to low-fat milk? Okay. Available ba yung pesto? Pasta? Pesto, pasta. It's already sold out na po. Four cheese flatbread, available. Yes, do you like it heated? Yes, please. Very much. Thank you. Have a good day. Have a good day. Okay, so nag-park lang ako dito sa Starbucks kasi hassle mag-drive habang kumakain. So, I have my four cheese flatbread and my matcha, my green tea latte. Marami pa naman akong time. Ay, bakit dalawa yung straw na binigay sa akin? I-crave pa naman ako ng pesto pasta nila kaso hindi na available. Sarap. Mainit.
Up. Mmm. Umuulan. Ay, umaambon. Oh, no. Okay guys, so I'm here na sa salon and I'm still waiting kasi may customer pa. And okay lang kasi maaga rin naman ako dumating. So mag-aantay lang ako matapos yung customer na ginagawa ni Miss Selena. And ako na, sana pumayag talaga yung perm kasi nga bleached yung hair ko. So let's see. Oh, really? Because her hair is dry. Oh. Yeah, I tried to check why that the perm will not gonna be turned out nice as in the picture than what we post. So it looks drier. And then maybe once you touch it, like it's like a sponge. Yeah. I feel sad. Somebody feels sad in salon. We are not allowed. That's the reason why I cut it short. But why you do it, Bon? Just to play safe, so you can trim it. Actually, I'm thinking right now if I should just get a layered haircut. Since I have thick hair and if the straight cuts, it's like it looks thicker. Yeah, right. Sure, but I'm still sad. I'm laughing, but I'm sad. Me too. I'm laughing. I'm sad too. Okay guys, so ayan na, nakapagpa-haircut na ako and nakapagpa-perm. Charot, joke, hindi pa ako nagpa-perm kasi hindi pwede. Like, nakasabay ako ngayon pero I'm really sad. Like, in-expect ko na nang akala ko papayagun mag-perm kahit may treatment. Pero damage daw talaga yung hair ko kasi nga nag-bleach na ako before and nag-girin ako heat sa hair. Ito sana yung itsura ng hair ko pag pinerm. Like, ang ganda, diba? Para hindi naman masayang yung punta ko doon, nagpa-haircut na lang ako kasi nga, kaya ko lang naman straight cut yun para siya na yung magsa-style eh. So, pina-style ko na lang ng haircut. Hindi ko na pina-perm. Sabi niya, kailangan daw tumubo muna yung hindi damaged hair bago ko ma-perm. Seriously, ang ganda ng gupit. Magaling mag-gupit si Miss Selena. Parang iba yung technique na nakita ko sa kanya. Like, basta, ewan ko din. Korean way. Korean technique. Pero na-appreciate ko naman na sinabi niya talaga na hindi kaya ng hair ko yung perm. Kasi, di ba, siguro kung sa ibang salon yun, baka sabihin nila na, hindi, okay lang, kahit bleached yung hair mo. Siyempre, kasi, para sa iba, like, business nila yun, di ba? Siyempre, dagdag income, ganun. Pero, sinabi talaga nila na hindi talaga kakayanin. Like, hindi lang daw ako magiging masaya sa result. Tsaka lalong madadamage yung hair ko. So, na-appreciate ko yun. Cute sana, di ba? Cute kung ganyan yung hair ko lagi. Like, kung gusto ko daw magpa-perm talaga, kailangan ko i-avoid yung mga chemicals like bleach for many, many, many years. Like, parang sabi niya, 3 years pa daw bago tumubo yung undamaged hair ko for okay, sure. So I'm here sa UP Town Center. Bibili lang ako sa blip. Ayoko pa umuwi para marampa ko yung hair ko. Bibili lang sana ako. Ano nakita? Parang deserve ko gumastos. Parang deserve kong mag-shopping.